Since 1935, Malacañang Palace has served as the official residence of 17 Philippine presidents. With a structure already 160 years old, the family of incumbent President Ferdinand Marcos Jr. decided to make changes to the palace. Naisip ni First Lady na baguhin ang ilang parte ng Malacañang upang pagandahin or patibayin. Isa na nga po doon ang pagre-renovate dito sa nakikita nyo sa aking likuran, ang reception hall ng Malacañang. Various world leaders have visited Malacañang, from former U.S. President Barack Obama to the late Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Louis Esquivel of the Presidential Museum and Library says the reception hall's last renovation was way back in 1979. Ang pinakamalaking dagdag po nung time ni First Lady Imelda Marcos ay yung dalawang balkonahe na nakikita nyo sa kaliwa at kanan. Ang tawag po dyan ay minstrel galleries, kung sa anong araw, pagpasok dito ng mga bisita, pwedeng mag-stay dyan ng live orchestra at magpe-play ng music. The historic stateroom is now being used for cabinet meetings as it can accommodate all members of the president's cabinet. The most important facelift of the palace is for its more than 150 staff members. Among the facilities refurbished is the cafeteria for employees. Parang ang tingin namin sa amin, importante kami sa kanya. Kasi kami, iba kasi yung pinapahalagahan. Hindi ba pagka nagtatrabaho ka, ang sarap sa feeling na concern sa'yo yung ano mo, yung mga boss mo, di ba? The kitchen also underwent renovation and was modernized. Chef Jovi de Guzman has been working as the palace chef for 2 decades. She recalls the promise of First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi niya lang sa amin, oh, you look so kawawa, don't worry, sabi niya, we will fix your kitchen. Yun, ma'am, she really promised that to us. Even me, as a head chef, parang I'm really overwhelmed na parang yung the way we plan the ano, na yung kung saan namin ilalagay yung mga gamit, yung ganun, ma'am. So nung lumipat na kami dito, parang we are so happy talaga. Another notable improvement, the living area of palace staff members. Importante na bigyan din natin sila ng area para makapagpahinga nang magawa nila ang kanilang trabaho ng maayos. The rooms were already old, including the beds and restrooms. Everything is now brand new and has become a home away from home of palace employees. Palace officials say renovations at the compound has just begun. Karen Davila, ABS-CBN News.